Hi everyone! Welcome to my collective haul / gift videos. Kasi meron ako dito ng mga products na binili ko sa department stores and meron din naman a gift from my mom and my sister. So, let's start! Very long overdue na tong video na to. Ang mga twice ko na siyang pinilm and laging fail. So, ngayon, pinilm ko siya for the third time. Naipon na siya ng naipon sa sobrang tagal. Siguro mga almost 2 months na yung ibang products dito na nabili ko. So, I have here some products from SM Department Store and also from the District Mall Imus. Kasi malapit lang siya sa amin, mga 5 kembos away lang. So, medyo nakapamili din ako ng konti doon. So, umpisahan na natin. First will be the products that I got from Metro Department Store from the District Mall Imus. So, nagkakanap ako ng heat protectant product for my hair na affordable lang. And nakita ko tong Vitress Heat Protect Cuticle Coat. Vitress Hair Solutions Heat Protect Cuticle Coat. Ito siya. Looks like this. And it smells nice. So, sobrang nice. Ambang-ambang na talaga. And I got this for 65 pesos. So, I have here nail polishes. Lahat ang brand name is from OMG. Oh my golly. And this one is in the shade Bikini. This is 20 pesos. And I have here Marshmallow, Blizzard, and the last one is Piano. Are for 25 pesos each. So I also bought some products from Nishido. First one is this Nishido Minerals Precise Eye Pencil in the shade Taupe. Kakuli kasi ako ng buhok mga 2 months ago yata. Akala ko sobrang magla-light yung hair ko. Pero actually, hindi siya ganong nagre-register sa camera. Pero sa personal, medyo ano siya, light brown. So, ito yung shade na pinuha ko. Ito siya. And yes, I got the wrong shade. Sobrang light. As in, ano to, pang mga blunt siya talaga. So, instead of using this on my brows, ginagamit ko na lang siya sa aking waterline. This one is for 138 pesos. Next naman is also from Nishido. And this is Nishido Cheek Tint Petal Pink. I'm not sure kung 128 or 148 pesos siya. Hindi ko matandaan. Natapon ko na din yung receipt. So, ang tagal ko nung naghahanap nitong product na to kasi sobrang favorite ko siya nung college ako. As in, staple product siya talaga sa akin. Next naman is from e.l.f. e.l.f. Jumbo Lip Gloss Stick in Pink Umbrella. Dami. Yes. This reminds me of yung Revlon Just Be Invisible Balm Stain na sobrang favorite lip product ko. So, agad-agad, kinuha ko siya. And ito yung shade niya. Parang peachy coral yung kanyang color. Minty din yung scent niya. Sa e.l.f. counter ng Metro Department Store ko lang ito nakita. Wala akong nakita nito sa counter nila sa SM. So, I just don't know kung available na siya sa SM Department Store. This is 199 pesos and 75 cents. Next naman are the products that I have been wanting to buy since I cannot remember. Pero tuwing chine-check ko siya, lagi siyang out of stock. Finally, nung nakapunta ko ng Metro Department Store, may stock na siya. So, this one is the Collection Ultimate Fix Foundation Concealer Powder 3-in-1 with SPF 15. And kinuha kong shade is number 2, Honey. So, this is a cream foundation. This one, I think, is 249. I'm not really sure. Hindi ko na kasi natago yung receipt niya. Pero anyway, kung mahanap ko yung receipt, I'll just be putting the price in the information box. And lahat ng products na ipapakita ko sa inyo, ilalagay ko sa information box kung
magkano sila nabigyan. Another is this collection lasting perfection ultimate wear powder. This is 16-hour wear. And I got the shade number 2 medium. This one naman is 169 pesos. So I also purchased some products from Daiso. Yung brunch din nila from District Mall. Brows, pag-print ko ng brows. Kahit na half lang, pinuprint ko pa rin siya. This one is 88 pesos. And I also got this false eyelashes. Repair siya for 88 pesos. And I love this one kasi sobrang natural lang yan. Magaan siya sa eyes. Pag isimot mo siya, hindi mo mapipil na meron kang false eyelashes. Moving on, let me show you the products that I got from the SM department store. So, bumili ako ng mga products na nauus ko now, na wala na akong ginagamit. So, isa doon is this Nivea Extra White Repair for Minimizer Toner. This is for 175 pesos. Another one is this Gatsby Oil Clear Sheet. Kasi maubos na din yung isang pack na binili ko. Alam naman kapag nabiyayaan tayo ng active oil gland, kailangan natin ito. So, I got this for 119 pesos and 75 cents. Napansin ko na yung face ko nagiging masyadong sensitive, lalo na sa mga soap-based products. So, naghanap ako ng facial wash na mild. Titingnan ko kung mag-workout siya sa akin. So, I got this Himalaya Herbals Oil Control and Lemon Face Wash. This is a soap-free herbal formulation that gently cleanses your face and removes excess oil. So, ito yung ginagamit ko ngayon sa akin na face. And I got this for 124 pesos. So, I also bought this Maybelline New York Clear Smooth All-in-One Shine Free Foundation with SPF 25 PA++ RP. And I got the shade in Nude Beige. Pinifollow ko kasi yung page, yung Facebook page ng Maybelline. And nagbigay kasi sila ng link doon na magre-register ka. I-register mo lang yung email mo tapos they will send you a coupon na 40 pesos off. So, green up ko syempre yun. And pumili ako nito. And this is for 259. So, less pa siya ng 40 pesos. And I love this powder. Actually, kasama ka sa aking September favorites. Talagang kapag aalis ako at nagmamadali, ito lang talaga yung ginagrab, face powder. And ang kinuha ko is yung shade na number 3, medium dark. Kasi wala ako ng contouring powder na yung talagang nasa isang compact siya. What I have is yung kasali siya sa mga palette. So, bumili ako nito kasi akala ko ano siya, yung perfect siya pang contour. Kaya lang, yung sinwatch ko siya nung nandito na ako sa compact. Sobrang light pala niya. Parang orange siya. Hindi mo na siya actually na-notice. So, I think magagamit ko to siguro kapag meron akong light foundation, ito na lang siguro yung ipang-set ko. So, this is for 139 pesos. I also purchased lip products from Essence. The first one that I bought is this Essence Lip Liner in Honeybun. And I love this. Sobrang ganda ng kanyang shade. Chocolate brown. Yeah. And I love the consistency of this. A very creamy, very smooth when you apply it on your lips. So I decided to buy another one. And this one is a gel pencil number 24 Pretty and Fuchsia. And ito naman yung kanyang swatch, purplish, purple fuchsia naman. And this one, ito ay 99 pesos, samantalang itong isa is 79 pesos. So, actually, nung pag-uwi ko lang din na-realize, bakit magkaiba sila ng price. Tapos, naalala ko sabi ng sales lady, eto daw yung parang new product nila.
And na-notice ko nga na yun, meron na siyang cultural pencil. Kaya siguro mas mahal siya. Pero mas gusto ko yung pagka-creamy itong una kong nabili kesa dito. So, I also purchased some products from Everblena. And the first one is this. This is, I think, yung kanilang face powder with vitamin E. And ang kinuha ko is Shade na Natural. And refill lang yung kinuha ko. This is, I think, 75 pesos. Everblena Single Blush On in the shade Tan. And I love the shade of this one. Ganda niya. Para siyang sun kiss glow yung kanyang effect when you apply it on your cheek. But this one I think is 110 pesos. So yung nabili kong eyebrow pencil from Nishido is medyo fail yung color. So I bought this EB Advanced Perfect Eyebrow in dark brown. Meron ako actually nito dati. Kaya lang binigay ko siya sa sister-in-law ko. So bumili ako ulit para sa akin naman. This is for only 50 pesos. Very affordable. Ito ang kanyang shade. So, ito perfect match na siya sa akin. Brown. EB Advanced Eyeshadow 5 Shades. This is Sunset Cafe. And ito yung kanyang mga shades. Very nice. Very nice yung kanyang colors. Ayan. Very vibrant din naman yung kanyang colors. This one is for only 120 pesos. Meron akong ginawang tutorial using this local product. I'll just provide the link in the information box so that you could check it out. So, these products naman ay very new sa ating market. Nakakatawa itong mga products na to kasi they are very affordable. And I am amazed that they have really nice quality. Actually, ito dalawang bilihan to. Products are from the Bobbi Cosmetics. So, ang una kong binili is the Bobbi Cosmetics Proof Concealer. At ang kinuha ko is shade number 2. And ito yung packaging niya. Super cute. And very curly because is pink. Siyempre, ma-attract talaga tayo dyan. Kasi pink. Ayan yung product niya. So cute! Kinuha ko number 2 kasi parang nung sinwatch ko kasi parang almost the same lang sila nung number 1. So, just to make sure, kinuha ko number 2. And this is for only 100 pesos. And may mirror pala siya dito sa ilalim. Ayan. Cutie! Perfect. So, they also have lipsticks, pero dalawang shades lang yung kinuha ko. These are matte lipsticks, Sugar Baby Kiss. See, sobrang ganda ng color niya. Isang swatch lang, ito na yung color na mabibigay niya sa'yo. So, another one naman is this Parisian Pink, which is a darker color, pero pink din siya. See? Sobrang ganda nung kanyang pigmentation. Look at that. Ganda. To think that this is for only 85 pesos each. So, habang mababa pa yung price niya, i-try niyo na to, guys. So, last week nung pumunta kami ulit sa SM, I really have to get this. This is their retractable eyebrow pencil and brush. Which reminds me so much of the Etude House Drawing Eyebrow na sobrang naging favorite ko. As in, ayan, kamukha sila. Pareha sila na merong brush. Ayan. Although, mas gusto ko yung brush ng Etude House kasi mas malambot. This one parang medyo matigas siya. Tsaka mas payat yata siya. And ang gusto ko dito yung kanyang angled tip. Yung mga ganitong angle, ito yung mas madaling i-apply sa ating eyebrows pag gumagamit tayo.
Actually, I was planning to buy another one of these yung sa Etude House. Kaya lang, nakita ko to, and this is more affordable because it is only 100, this is only 119 pesos compared sa Etude House na 148 pesos. So, I gave it a try. And ito yung kanyang swatch. This one is parang gray-brown yung kanyang shade. So, I also purchased this, their Lash Line Brightener. And this is a number 3 cream. Hindi pa siya na-open, pero this para siyang peach color para sa ating waterline. And this is for only 90 pesos. So, the last one that I got from Bobbi Cosmetics is this Blush Crush. This is naman for 90 pesos. Parang cheeky blush crush pala. Cheeky blush crush. Kasi nasa taas. Tatlong shades ang meron sila nito. So, nakita ko ha. Ito yung kinuha ko, yung pink shade. Kasi dito, ito lang yung nagandahan ako eh. Yung isa kasi very parang light peach. Yung isa naman, dark corals. I have here some products na actually nagdadalong isip niya ako kung isasama ko pa to. Kasi parang wala namang sense kung isama ko pa siya kasi hindi ko naman may share sa inyo kung saan ko siya nakuha. Pero just to show my appreciation na lang sa aking nanay and my sister, ipapakita ko na lang din sa inyo itong mga products na pinadala nila sa akin. At saka para maabangan nyo na rin kung ano pa yung mga mapifeature kong products dito sa channel ko. So, this one is the Physician's Formula Youthful Wear Cosmetician. What? Cosmetical Youth Boosting Foundation and Cosmeceutical, whatever. Ang hirap na i-pronounce. So, ang pinapabili ko actually sa kanya is yung Spotlight Foundation Serum. Ganyan nila. So, makita nang so ito na lang daw pinuha niya. I think ang target nito is for the parang more mature skin. But, I'll use it anyway. Okay lang. Another one na binili sa akin ng nanay ko is the L'Oreal True Match Super Blendable Powder. Kaso mali yung shade na nakuha niya. Ang nakuha niya yung C4 Shell Beige. So, masyado siyang thin for my skin color. Kung mag-pull undertone niya siya. And sayang kasi ang ganda ng consistency ng powder niya. Super fine. Palagay ko, gagamitin ko na lang siya as a blush. Tinunay ko na siya ay maganda din naman siyang blush ko. So, ito, ganun lang. She also sent me this L'Oreal Paris. I think this is... Nakalimutan ko anong tawag sa kanya. Ipa-flash ko na lang dito sa screen. And she got me this number 104 Dancing Bone. Ito yung very nice din yung color niya. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, yung kanyang scent. So, nice strong for me. So, my sister who is in Texas naman sent me a bunch of stuff. Iba dito, sabi niya, na-open na niya, pero hindi naman niya nagamit. So, sabi niya, ibibigay na lang. She sent me pairs of earrings. Ayan, mga silver earrings. Also, the gold one. This is from Avon. This is a Silica Glow Hand Cream. So, may pang-protection na ako sa paghuhugas ng pinggan. She also sent me nail polishes. Sabi niya kasi parang naka-bargain na ito or naka-sale. Iris Colors in the shade Welfare. Yeah. This one naman is from Revlon. And hindi ko na alam kung anong shade siya. Kasi natuklap yung tape. This is, I think, scented siya. And another one is this Essence Color and Go. Ang shade naman niya is Deep Sea Baby. Another is
Essence Effect Nail. Yan naman siya. Parang mga glitters-glitters. She also got me the Maybelline Color Sensational Lipstick in pink. And sobrang light ng shade niya. And ito, binili na talaga to para sa akin kasi sabi ko gusto ko mga eyeshadows. So, she got me this L'Oreal Paris Color-ish Eyeshadow. Ito is 300 Rose Nude. Ayan, yung kanyang shades. Another is Emerald Conquest. She also sent me a bunch of products from Mary Kay. The first one is this Mary Kay Satin Hands, which is also a hand cream. So, ayan. Pag hindi pa ba naman lumabot ang kamay ko, iwag ko na lang. Another is this Mary Kay Time Wise Affirming Eye Cream. Actually, meron akong ganito. Galing naman siya sa nanay. This one naman is Time-Wise Night Solution. Ito, ginagamit ko din siya every night with Illuminator in the shade number 1. So, pwede, ito yata yung pwede mo siyang ihalo sa foundation or you can use this as a highlight. So, the last two is this Mary Kay Eye Color. Yung isa, yung shade niya is Vanilla and the other one is Island Bronze. So, yun na guys, lahat ng mga products na nabili ko and also the products na which was sent to me by my mom and my sister. So, if you have any questions, just comment down below and I'll reply as soon as I can. Naka-online mo palagi kasi dito lang sa bahay. So, that's it guys. Thank you again for watching. See you in my next video. Bye! May lipstick pala ako doon. So, see you again guys in my next video. Bye!